Okay, sound check, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel, Stockplay. At ngayon po ay pag-uusapan po natin ay cryptocurrency. Ayan. So mag-update lang po tayo sa mga bottom peak na mga altcoins, no? Ayan, so we have a disclaimer. So syempre, this is not a financial advice. So do your own part. So we have here mga infos lang naman to kasi. Ayan. So pwede niyo reference. Pero syempre, do your own research. Ayan. So syempre sa Binance tayo, no. Ayan. So by the way, sa mga gusto pong mag-invest sa cryptocurrency, so ilalagay po natin yung link diyan sa may description box sa may baba ng ating video. Ayan. So let's start, no? Ayan. So maghahanap lang tayo ng mga possible, no, na nasa bottom na or almost nasa bottom na ng mga altcoins. Ayan. So please guys, do your own research. So it's up to you, no? Kung ano ibibilin mo sa mga altcoins. Ayan. So let's start. Eh syempre maghahanap muna tayo sa Binance. Ayan. So let's start with ayan, kay Ada, no? Ayan, so wait lang at ano natin. I-full screen natin. Ayan, para mas okay. Full screen. Wait. Okay, so full screen natin, guys. Wait, medyo nagahang. Ayan. So full screen natin, tapos punta tayo sa BTC pairs, no? Ayan. So let's start with ADA. So by the way, ano to? Maghahunt tayo, no? Ayan. So maghahanap tayo ng mga possible na bottom na. So let's start with ADA. So dito kay ADA, kung papansinin natin. Ayan, so wait lang, i-ano natin, load natin guys. So based dito sa ating 3-day chart. So almost bottom na siya, di ba? Oh, ayan, since nung last bull run, no? 2017 pa 'to eh. Di ba? So almost nasa bottom na si ADA or si Cardano, no? So we have here series of touches. So we have 1. Okay. Tapos 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So sa part na to, possible pa naman na siya ay buhusan, no? Diba? Ayan. So magzoom tayo dito. So pinaka bottom niya is here. Sa 439, ano? Sats or satoshis. Ayan, sa part na to. Ayan. So dito po pwede kayong mag-test buy na kasi support na to eh. 'Di ba? So test buy muna tapos pag siya ay bumalik dito sa may baba sa 450 satoshis, pwede mag-average buy kayo rito sa part na 'yan. Ayan. So dito po test buy possible, pwede, no? Ayan. Diba? Ayan, tapos i-check natin dito. I-counter check natin si ADA. Ayan. So we have here Cardano, no? Bitcoin. So check natin to. So we have here oh. Ayan, so same lang tayo dito. Okay? Ayan, oh. Diba? So ang pinaka bottom natin ay eto. 289, no? Okay, sa part na to. Ayan, so, ito yung pinakasagad. Ayan. Ayan. So, pwede kayong mag-average buy kay ADA or Cardano nga, ano? Ngayon, sukatin natin. So, yung last bull run, okay?
Hindi, sukatin natin yung naging ano niya. Percentage profit, no? Okay, so from here sa bottom, tapos i-drag natin sa pinakataas. Ayan. So we have here 2400%, no? So bali 24x. At kung nag-invest ka na 1,000, eh din magiging 24,000, no? So, ayan. Diba? So, almost bottom na to si ADA, eh. So, next natin. Eh din maghanap tayo. Hanap-hanap, no? So, wait lang pala. At isusulat natin. ADA. So, yung una sa ADA. So, ayan. Para ilalagay natin sa may, ano, sa may title ng video or sa picture, no? Ay sa thumbnail. ADA yung una eh. Then maghanap pa tayo ng ano dito, ng available sa Binance, no? Ayan. So tingnan natin dito. ADA, ADX, AE. So, almost lahat naman sila kasi nasa bottom eh. So, i-check natin yung iba. Ayan. So, mamimili tayo guys. Okay. Ito si BAT. Ito si BAT. Nasaan si BAT? BAT. Nawala. Ayun. Ito si BAT. So, i-check natin dito no, si BAT. Ayan. Tapos full screen natin. Okay. Ayan. So, yung pairing po natin, BTC pair, no? Ayan, para, ano, para dumami yung, ano natin, Bitcoin. So, based dito, so, almost nasa bottom na rin, pero still, siya ay meron pa rin possibility na buhusan, ano? Ayan. So, bakit? Kasi based dito, sa, ano ba to? 2017, ang pinaka lowest niya is 146 satoshis. So, as of now, siya ay nasa ano pa? 800 pa, no? Diba? Kaya possible pa rin na buhusan yan. Ayan, tapos, punta tayo dun sa may kabilang chart. O, dito. Ayan. So, i-check natin kung ano yung pinaka-bottom naman dito, no? Ayan. But basic ato ano na yan? Basic attention token. Okay. So dito naman kay BAT. Okay. So dito bottom na siya, no? So we have here pinaka new all-time low, no? 'Di ba? Sa 800 plus, no? Satoshis. Ayan. Pero ang babalik tayo dito, ang pinaka lowest okay, sa Binance is around 180, no? Satoshis. Ayan. So, pwede kayong mag-test buy dyan, no? Kasi, so, kung bubuhusan yan from here, so, we have here, edi possible siya ay ayan, malaglag pa ng 80%, no? Di ba? Ayan, kaya sa may cryptocurrency, super risky, no? Ayan. So, especially pag kanadaan ka sa hype. Di ba? Ayan. So, much better kung siya ay malapit sa bottom. Ayan, sa part na to, pwede pang malaglag dito yan. Ayan, pero pwede naman nang mag-test buy rito sa part na 'yan, ano? Ayan, pero ano pa rin. So, do your own research. So it's your responsibility kung bibili ka, ano? Ayan. So, magbibigay tayo example. Ayan, sa crypto kasi pump and dump dito eh. So, lumilipad, no? Parang may pakpak. Ay, pump tuloy. Wait lang. Ano na ngayon? Ito si 1 inch.
So, si 1 inch is lumipad to eh. So, almost 1,000%. Ayan. So, tignan natin dito sa BTC pair. Ayan. So, tignan natin, ano? So, punta tayo sa 1-hour chart. Ah, diba? Grabe, guys, oh. Diba? So, nag-start to nung Christmas, no? Ayan, no? December 12 or 25, no? Tapos, ayun. Exactly 1 o'clock. Hindi, sukatin natin, ano? Yung sa first hour niya sa Binance, kasi bagong listed, eh. Boom! So, grabe, guys, oh. First hour, so, nag-pump siya ng 1,900%. Diba? So, 19x ka agad yun, ano? So, kung nag-invest ka ng 1,000, so, naging 19,000 ka agad. Diba? Super risky, guys, no? Pero, very rewarding naman. Ayan. So, balik tayo dun sa may pinaka-ano natin. Pinaka-topic, no? Which is bottom peak. So, much better kung kay ano, no? Kay Ada. At medyo malapit sa baba. So, dito naman kay Data. Ayan. So, tingnan natin dito. Data is... So, i-check natin, no? Ayan. So, balik tayo sa 3-day chart. So, dito kay Data sa kanyang chart. Okay, so ano to, mahilig tong i-pump and dump ng mga whales eh, oh. Diba? Super haba ng week, guys, diba? Ayun, no? Haba, guys, ng week. Mahaba yung week, mahaba yung week. Super haba ng week, diba? So, grabe, guys, ayun, no? Ayan. So, bali sa part na to, siya ay malapit na sa pinaka-bottom part, no? Ayun, no? Hindi, zoom natin. Ayan, diba? So, ang pinaka-bottom na to is eto. Sa 100 or sa 95, no? 95 satoshis. Diba? So, ngayon, ang kanyang price is nasa 153 satoshis. E de, kung susukatin natin yan, so, kung siya ibubuhusan doon sa bottom, so, almost 40%, no? Ayan, so pwede pa siyang bumaba ron. 40% pa, no? Ayan. Diba? So, grabe, guys, no? O, ayan. So, kung susukatin natin yung pump na to, no? Yung kanyang pinakamataas na pump noong 2019, November, no? So, grabe to, guys, oh. Boom. Diba? So, 1,100%, no? So, grabe, guys. Ayan. Ayan. So, kaya nga sa cryptocurrency, super risky, syempre, very rewarding din. Diba? Ayan, kasi pump and dump talaga dito, eh. Especially sa mga altcoins, no? Ayan. So, dito, data. I-search natin, ano, data. Takpon, daming data. Yan. Data. Ito, atashe. So, i-check natin. Ito nga ba siya? So, parang hindi. Data BTC. Data. Streamer, streamer. Tingnan nga natin ito. Ayan, so ito siya, no? Diba, same na yung chart to. Diba? Ayan, so ito siya, guys. So, same lang din dito sa part na to, no? Ayan, pagka binotong peak to. Ayan, so din, dun din po, sa 90 plus, no? Yung kanyang bottom. Ayan. So, mahirap kasing maipit dito, no? Sa crypto. Ayan.
So ito po yung bottom niya, guys. Bottom pick, 'di ba? So syempre, do your own research, no? Ayan. So this is ano lang naman for sharing ideas. Ayan, info, no? Tapos next natin, so we have ito si ano, si XVG. So i-try natin to, no? Si XVG, guys, XVG. Ayan. So ang alam ko, okay, marami din tong partnership, ano? Si ano, si XVG. Ayan, so ito XVG. So kasama ata sa partnership niya si Pornhub, no? Ayan, sa payment. Ayan, payment ng ano. Ayan. Sa Pornhub, ayan. Basta doon. Ayan. So let's see, ano? Ayan, dito ka. So tingnan natin yung last bull run. So yung last bull run kasi 2017 December, no? Ayan, no? No, diba? So ang susukatin natin yan, last bull run. So from here, ayan, tapos i-drag natin sa pinaka itok-tok, no, diba? So 3,750%, no? So grabe, guys. And sa part na to, kung titignan natin, siya ay nasa bottom na. O, diba? O, ayan. So, bottom na po yan, guys. Ano? Ayan, o. O, ayan. Bottom, no? O, ayan. So, tignan natin kung siya ay mag-i-spike na papataas. Ayan, kasi bottom na yan, eh. Diba? So, ano yan? Super grabe yan pagka nag-bull run, guys, no? At nakabili ka. So, syempre, do your own research. Diba? Baka kasi sabihin nyo, ayan, sinabi ko na, uy, si, ano, si XBG, talagang papalo yan ng super taas. Ayan. So, do your own research po. So dito naman sa ating isang chart, ang charge to lay chart. Ayan. So ang pinaka bottom naman dito ni XBG is here. Sa ano ba to? 3 satoshis, no? Ayan, noong 2017 February, di ba? So ang susukatin natin to, so from here sa pinaka bottom niya, boom, grabe, guys, yan, no? Diba? Boom, no? So we have here 143,000%, diba? Super lucky, guys, no? And sa part na to, titignan natin, siya ay nasa 31 pa, 31 satoshis, no? So ang pinaka bottom dito sa ating second chart is 3 satoshis, no? Ayan, kaya pagka binuusan to, so much better, no? Ayan. So mas maganda kung siya ibabalik dito sa pinaka bottom niya, which is around 3 satoshis. Diyan. Ayan. So bonus po yan pagka pumunta rito, no? Diyan. Ayan, kasi ito yung bottom niya. Ayan, so tignan natin, ano, kung bubuusan pa yan or mag-i-spike na papataas. Tapos, ano pa? Ayan, kasi marami tayong pwedeng i-bottom, eh. Bottom pick dito, eh. No? Ito, si, ano, si Yacoin. Ayan, so tignan natin ito. Let's see. Oops. Okay, wait. Wait lang.
Ayan. So, dito naman po, kung titingnan natin, so, almost nasa bottom na rin to eh. Ah, diba? Ayan o. Oh. Oh, ayan. Ayan, sa may 16, ano? So, ang pinaka-lowest niya rito sa Binance is eto na. Si 12 Satoshis. Ah, diba? Bottom na yan. Oh, grabe guys, oh. So, yung pinaka-ituktok na sa, ano ba ito? 267 Satoshis. Ede, pagka sinukat natin yan, so, ang possible is, okay, from here na lang, ano? Sa 13. So, i-drag natin hanggang dun sa pinaka-ituktok. Wow. Oops. So, siya ay, ayan, potential niya, no? Maximum is 1,800%. Ayan. So, i-check natin sa may kabilang chart. Ayan, so, dito. Sia Coin, SC. Tapos, BTC Pair, no? So, dito naman, kung papansinin natin, o, diba, guys? Look, guys. O, diba? So, bottom yan, pagka ganyan, ano? Since, ano to? Since 2015. Diba? Pwede, tignan natin yung pinaka-bottom. Ayan, kasi nga, pinag-usapan natin yung bottom peak, eh. So, pinaka-bottom niya is, eto. Sa 3, no? 3 Satoshis. So, as of now, siya ay nasa 13. 13 Satoshis. No? So, pwede kayong mag-ano dyan. Mag-average buy. Or test buy, ano? Sa 13. Tapos, pagka bumaba, edi bili. Diba? So, ayan. So, ang next support na natin dito is sa 9. 9 Satoshis. Ayan, sa part na to. Diba? So, kung susukatin natin yan, boom. So, grabe guys to. Oh. Super taas, no? No, ayan. So, let's say dito sa 8. Or sa 9, ano? Desukatin natin yung last bull run. So, from here. Tingnan natin. Okay, so almost 9,300%, no? Diba? Ayun, no? 9,300%. O, yan. So, pwedeng i-bottom pick to, no? Si SC or si Sia Coin. Yan. So, ano pa? Yan. So, marami kasi pwede tayong, ano eh, i-bottom pick dito talaga, no? So, it's up to you kung paano ka magre-research. Ayan, kasi marami tayong mga altcoins eh. So, almost nasa 8,000, ano? 8,000 altcoins yung pwede nating pagpilian. So, diba? Super dami. So, tignan natin. So, ano pa? Ano pa ba? Ito. Si SNT. I-search natin to, no? So, dito po kay Binance. Wait lang. Sana siya? Nawala. Wait. So, naghang ba? Wait. I-reload natin. Ayan. SNT. I-search na rin natin dito sa kabilang chart. Status. SNT. Ayan. So, wait lang at medyo naghahang kay Binance, no? Ayan siya. So, full screen natin. Full screen. F11. So, dito. O, oh, diba? So, bottom na rin siya. O, diba? So, from here, so, pwede nating sabihin na possible, ano to, no?
double bottom. Di ba? Ayan. So from here 115 satoshis. Ayan. So kung susukatin natin 'yan. So from here sa baba tapos i-drag natin papataas. Ayan. So i-drag natin. Drag drag. Okay. Ayan. Boom. So almost ayan. 3600%. Ayan. Sa may pinaka-top niya, no? Ayan, sa part na to. Ayan. So, yan po yung pinaka-potential ni SMT. 3,600%. Matapos dito naman sa may kabila. So, dito po sa kabila. So, parang same lang din dito, no? 113. O, ayan. So, dito naman, ano, 3,000%. O, ayan. Diba? So, grabe guys, no? So, hindi po natin sinasabi na talagang di na bababa yan, no? So, there's a possibility pa rin na sila ibababa. Ayun. So, it's up to you kung sinong altcoin or kung anong altcoin yung pinagkakatiwalaan mo. Ayan. So, it's a matter of choice. Kung ano ipipiliin mo dyan. Ang dami, diba? Ayun, no? O, diba? Super dami yan, guys. Mananawa ka. Kakatingin, no? Kung ano ang ibobottom pick mo. Diba? Super dami, oh. Ayan. So, anyways, kung titignan natin, so, almost bear din naman ngayon, no? Ayan. Yung mga altcoins natin, so almost verde lahat. Di ba? So, ayan. So, yung next natin, si ano, si DGB. Ayan, DGB. Digibyte. At tapos, i-search na rin natin dito. Digibyte. So, Digibyte. Okay. Search natin to, Digibyte. Ayan. So, dito kasi kay Binance, kalilis lang ni Digibyte eh. And kaya kulang yung kanyang chart, no? So, hindi buo. So, siya ay na-list sa Binance noong July lang or June. Ayan, June na, no? Ayan, edi punta tayo dito sa may kabila. Ayan, sa may kabilang chart kasi ito yung mas ano eh. Mas complete eh. Diba? Mas kompleto siya guys. So, base po dito, meron tayong trendline, no? Diba? Ayan, so trendline to guys. So, sa part na to, possible pa rin nabuhusan to eh. Ayan, kasi wala sa may trendline, no? Ayan. So, dito yun. Sa, ano ba ito? 61. 61 guys, ano? 61 Satoshi. Satoshis. Ayan. So, base po dito. So, grabe rin tong mag-pump, eh. Pump, pump, pump. Diba? Parang dito lang yun, ha? Diba? Sila ay mga oscillators, no? Pump and dump. So, tingnan natin to, no, yung pinaka-last bull run niya noong 2017. Ayan. 7,400%. Ito si Digibyte, no? Ayan. So, dito po yan sa, ano ba ito? 19, ano? 19 Satoshis. Ayan. Eh, syempre, ngayon, siya ay nasa 100 pa. 100 Satoshis. Diba? Ayan. So, super sarap mag-imbak, guys. Especially sa mga altcoins. Ayan. So, maghintay lang kayo na sila ay mag-bottom, no? Ayan. So, abangan nyo. No?
So, ang daming opportunity dito. So, ano pa? Meron pa ba? Ay, marami pa yan eh. Ay, ito. Si ano? LRC. Naku, nag-pump na yun. Diba, 14%. So, super bilis mag-pump. Diba? So, i-check natin dito. No, kay Binance. Ayan. So, anyways. Okay. Tingnan natin ngayon. No? So, pinaka-bottom na to ni Loopring or si LRC is dito sa part na to. 298 or sa 300 satoshis, no? May around here. Nandiyan. Ayan, no? Tapos, ito pa. Di ba? So, as of now, siya ay nasa 600 pa, no? 600 satoshis. O, yan. So, kung magdadump pa yan ng 50%, so, it's a buy, no? Di ba? Kasi bottom na siya rito eh. Sa 300, no? Ayan, so may 300 pa baba. Di ba? So, dito naman kay LRC. So, i-check natin yung kanyang potential yung tawag dito, profit, no? So, from ano? Bottom, no? So, from bottom to peak. Bottom to peak tayo. Top to bottom or bottom to top. So, from here sa 300. Okay, so i-drag natin hanggang doon sa may itok-tok. Ayan. So, almost 6,000%, no? Ayan dito kay ano, LRC. 'Di ba? Ayan. So ano pa? Meron pa ba? O ayan. So basta marami guys, no? So dito kasi sa crypto. So sabi ko nga kanina, 8,000, no? 8,000 altcoins yung pwede nating pagpilian. Kaya super daming opportunity. Ayan. So i-try natin si ano? Si Stellar XLM. Ayan. XLM. So i-check natin. XLM. Ayan. So, mga nag-pump na kasi. Ayan. So, dito. XLM. Diba? Nasa bottom to. Ayan. So, siya ay nasa 560, ano? 560 satoshis. Diba? Tapos, yung pinaka-ituktok is 6,000 satoshis. Ede, sukatin natin yan, guys. Sukatin natin. Sukat. Okay. So, from bottom, tapos pag ano natin yan. So, ilan kaya? What do you think? Boom. So, grabe, guys. Ayan, o. Ayan. So, we have here 1,100 percent, no? Ayan. So, bakit ganun? So, medyo maliit. Ayan. Kasi, si Stellar or si XLM is ano yan? Siya ay kasama sa top 20. Top 20 altcoins. Ayan. Kahit i-search nyo, no? Ayan. So, syempre, pagka ano na siya, high market cap na, edi syempre, mahirap nang pataasin yan. So, unlike dun sa mga nakita natin kanina, no? So, almost 5,000%, 6,000%, di ba? Ayan. So, ano pa? Ayan. So, ano naman? Sa may mga DeFi naman. DeFi altcoins. So, i-search natin si Chainlink, no? Ayan. So, eto. Ano din to? Grabe din to mag-pump, eh.
si link, chain link, no? So tignan natin dito sa may dollar. Ayan, sa dollar pair. So noong 2018 kung nakabili ka rito sa part na to, so grabe guys yung ano na to. Diba, profit. Diba? So let's say nakabili ka rito, no, sa $0.22. So sukatin natin from here, 0.22, tapos hanggang dun sa pinaka peak. So we have here 8,300%. So grabe guys, no? Diba? So kung nag-invest ka ng 1,000 pesos is naging 83,000. Diba? Super huge, no? Kasi si Chainlink is ayan, so maraming partnership yan. Saka maganda yung kanyang use case. Diba? Ayan. So siya yung pinaka-bridge ng mga blockchains. Si Chainlink. O, ayan. So ano pa ba? Ayan. So si Bitcoin. So tingnan natin yung chart ni Bitcoin. Ayan. So mag-update tayo kay Bitcoin, no? Bitcoin. So check natin to, Bitcoin. So dito kay Bitcoin. So bali, tingnan natin sa one day chart. May drawing ako rito eh. O, diba? Okay. So ayaw niyan lumiit. Ayaw niya guys lumiit. Look yan. Ayan, so punta nga natin dito sa 3-day, ayun. Ayan, wait lang. So mag-a-adjust tayo ng konti, no? Okay, so meron tayong trend line kasi rito eh. Trend line, tapos trend line, ito possible eh. O, diba? So based dito, meron tayong trend line, no? So yung sa may ituktok, hindi pa naman siya definite na trend line kasi nga 2 touches pa lang eh, 'di ba? So we have here 1 and 2. So samantalang sa may baba, so we have multiple touches since noong 2013, ano? Okay, bilangin natin, no? So from here 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Diba? 14 touches, grabe, no? Ayan. So, let's say na ito yung pinaka-channel ni Bitcoin. So, ang possible target natin kay Bitcoin, so since this is a channel, ano? Kung consider natin, so possible ito. So around here sa 150, no? Diyan. So 150 to 200,000 dollars. Ayan. O, ayan. Kasi ito yung trend line niya, di ba? So, channel yan. Tapos, so kung i-zoom natin to, so bali ang possible na ano natin, support. So, kung siya ibubuhusan, so possible dito po sa 20,000, ano? Ayan, so may $20,000. Ayan. Ayan. So yan po yung possible nating support kay Bitcoin. Ayan. So kay ETH naman, so let's see, sa USD pair, okay, sa dollar pair to. So dito,
Oh, ayan. So, we have here a double bottom, eh, di ba? Ayan. So, nakita natin to si double bottom noong, ano, last bull run, ano? So, di ba? So, sa part na to, eto yun. So, we have first bottom, 2016. Tapos, eto yung second bottom. Tapos, boom, no? So, after mag-breakout sa may, ano niya, sa may resistance, so, siya ay nag-pump. Diba? Pump yan. Pump. Pump today. Pump. Ayan. So, nag-pump po siya, guys. Na, diba? So, lakihan natin. Ayan. So, dito rin, guys, kung titignan natin, the same lang din. So, double bottom. So, once, guys, na siya ay makapanik dito sa 1,300, no? $1,300. Ayan. So, puputok yan for sure. Diba? Okay. Ayan. Nasa mid tuloy ako. Ayan. So, puputok po yan, guys, pagka ano dito. Nag-break out, no? Sa 1,400. Okay, yan. So, yun po kasi pinaka-peak niya, eh. Diba? So, tignan natin. Wala pa namang ano, break out, eh. Yan. Pero patas yung kanyang trend, eh, no? Diba? Bullish. Tapos, edo kay ano naman? XRP. Tignan natin yung chart na to. Si XRP, ano? Ayan, kasi na ano to, eh. Nakasuhan to, eh, ng SEC, eh, di ba? So, base dito, wait lang. Wait. So, same lang din, ano, ng sistema dito. Ayan, so, excuse. Na, di ba? So, hindi naman sila the same, pero ayan. Okay. Matapos sa part na to, parang ganun din kasi halos, ano? Ayan. So, di naman kasi kailangan na talagang sakto-sakto yung fractal, no? O, di ba? O, yan. Sa part na to, kasi parang nag-retest lang siya rito, yun. O, diba? So, eto, nag-start yung, ano, yung pinaka-bull run nung nag-breakout dito. O, diba? So, this is symmetrical triangle pattern. Tapos, so, breakout, boom. So, nag-breakout dito sa part na to, eh. Diba? 1, 2, 3, 4, and boom. So, breakout. Shoot up yung price, no? O, diba? So, sa part na to, tignan natin kung ganun rin. Kasi, meron pa nga siyang ano, eh. Diba? So, nakasuhan nga siya, eh. Ng ano, SEC. No? Yung CEO ng Ripple. XRP. Ayan. Diba? So, dapat supposed to be, so, this one is mag-ano na yan. Mag-bounce na, no? Ayan, kasi breakout siya, guys, eh, diba? O, ayan. So, bali support natin dito kay XRP is, so, hanapin natin. Possible dito support. Diyan. Sa ano ba ito? Wait lang. So, dito yan, no? Sa 0.23. $0.23. Yan. So, supposed to be, dapat siya ay ano na. Mag-bounce na dyan, ano? Diba? O, ayan. Kasi, pagka hindi nag-bounce yan, eh, de boom.
Ayan, so possible malaglag pa yan dito sa part na to, no? Sa 0.12. Ayan, pagka ano pa, pagka minalas-malas, no? Ito, si XRP. Ayan, sa part na to or here, no? So, i-adjust natin. Ayan. So, dito sa 0.18 dollar yung next support niya. Ayan, kung siya ay bubuhusan. Pero supposed to be, dapat siya ay mag, ano na, mag-bounce na ulit, no? Ayan, kasi, so, we have here a, ano eh, ito, oh. So, we have here a pattern kasi na reversal, no? So, we have here left shoulder, tapos head, then boom. Right shoulder, ano? O, diba? So, yun nga lang, binuhusan, no? Dahil sa balita na yun nga, yung may lawsuit. Okay, so tignan natin. Ayan. Diba? Oops. So, ano pa ba? Si BCH. Last, no? Ito si BCH. BCH. Ay, wait lang. So, mali tayo napindot. So, BCH tayo. So, dito kay BCH. So, siya pa rin ay nasa symmetrical triangle pattern, ano? Hindi ba? So, pagka nag-breakout yan, edi nice, no? Diba? So, magiging target price natin dyan, edi syempre, yung pinaka-height. Eto. Yung height natin, guys. Height ng triangle. So, pagka nag-breakout yan, oops, nawala. Wait. So, eto na nga lang at dumilit. Ay, ba't ba ganun? Ay, nakalog pala siya. Ayan, so wait lang. Kasi nakalog eh. Kaya pala lumiliit. Okay. So, yung height niyan, yan, ano? Tapos, i-drag natin dito. Okay. So, dito po yung target natin. Sa $890, no? Ayan, kay Bitcoin Cash. So, ayan. So, tignan natin kung magbe-breakout. So, pagka hindi naman, pwede pull back ulit tayo, no? Diba? So, yung support natin dito, support is, pwede dito. Diyan, ano? Sa 300, ano ba ito? $310. O, diyan. Okay. So, yun lang po siguro for this day. So, salamat po sa inyong panonood. So, see you po ulit bukas sa ating update sa cryptocurrency. Bye-bye!